Ikalawang kalagayan, sabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isang kafir na mamamatay, darating sa kanya ang mga anghel, bababa ang mga anghel, mapapaksit na mga anghel, napakaitim ng kanilang mga mukha bilang parusa, mga malaikatul adam. Nalalayo sila sa alipin na suwain. Matatanong niya sa layo na agad tanaw ng kanyang mata, pagkaraan uupo si Malakul Maut sa kanyang ulunan. Sasabihin ni Malakul Maut, Ya ayyatuhan nafsul khabitha, ukhruji, o ikaw na masamang kaluluwa, lumabas ka tungo sa galit, buod ni Allah subhanahu wa ta'ala, sisigaw ang kaluluwa, mapupunin ang kaluluwa, huhugutin ni Malakul Maut ng napakahirap, napakatindi na paghugot na halos mapunit ang kanyang buong kaluluwa na inilarawan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, na parang tinik ng kahoy sa balat o balahibo ng tupa na kapag hinuhugot ito, ganong katindi kahirap ang paghugot sa kaluluwa ng isang taong suwain. Marahil hindi natin nakikita ito, kapatid, dahil ang sakratul maut ay mulghayb. Subalit ba ito ay masasaksihan o di kaya mararanasan ng taong suwain, makikita niya sa oras na siya ay papanaw o lilisan dito sa mundong ibaba. Paglabas ng kanyang kaluluwa ng napakabaho, lahat ng mga anghel ay magduduan laban sa kanya. Walang anghel na kukuha sa kanyang kaluluwa, subalit kailangan kunin ang kanyang kaluluwa. Babalutin ng tela na mula sa impiyernong amoy at iangat ng mga anghel ang kanyang kaluluwa. Walang madadaan ng grupo ng mga anghel maliban na lamang nasabihin nila kanino itong kaluluwa na napakasama, napakabaho. Sasabihin ng mga anghel na nagdadala sa kanya, si fulan o si fulan. Ano kaya, kapatid, kung ikaw yun, anak ni fulan na suwain, lumalabang, walang pagsasala, darating sa unang kalangitan, hihingi sila ng pahintulot na buksan sa kanila, subalit masamang balita, hindi pagbubuksan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkaraang binasa ni Allah subhanahu, binasa ng mahal na propeta ang aya bilang patunay, la tufattahu lahum abwaabus sama, hindi bubuksan sa mga mananampalatayang mga suwain ang mga pintuan ng langit, wala yadkhulun al-jannah, at hindi sila kailanman makakapasok sa paraiso hanggat sa hindi makapasok ang kamilyo sa butas ng karayo. Imposible. Pagkaraan makakarinig ang mga anghel ng tinig, boses, isulat nyo ang talaan ng aking alipin masamang kaluluwa sa pinakamababang daigdig na ito ang impyernong amoy. At ibalik nyo siya sa lupa, babalik ang kaluluwa na suwain sa lupa at darating na sa kanya si Munkar at Nakir. Tatanungin man rabot, hindi niya masasagot. Isa sa paglalarawan ng mahal na propeta, mahihirapan siya magsalita. Hindi ko alam. Madino, ano ang reliyon? Ganun din, hindi ko alam. Sino itong taong pinadala? Hindi ko rin alam. Dahil magkakaitan ni Allah subhanahu wa ta'ala na makapagsalita ang ganitong uri ng alipin. Sasabihin, makakarinig sila ng tinig, buksan nyo sa kanya ang pintuan ng impiyernong apoy, at magmumula sa pintuan na ito ang napakainit, naglalagablaw na apoy, magsisisi na ang isang alipin sa kanyang mga nakaligtaan. Darating sa kanya ang lalaki na napakaitim ang mukha, napakabaho. Sasabihin ng alipin, sino ka na nagdadala ng masamang balita, masamang amoy? Sasabihin niya, kawala ka, kapatid,
kawawa ka. Ako ang iyong gawain. Ito ang kalagayan ko dahil sa iyong kalagayan, sa iyong gawain. Namuhuna ka sa pagsuway, pagnabang, walang pagsasala. Gumagawa ka ng iba't ibang uri ng kasalanan na hindi, hindi ka nagtatawa, nagbabalik loob. Lasapin mo ngayon ang iba't ibang uri na kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sa punto na ito, magsisisi na ang alipin na ito, subalit wala ng kapakinabangan. Uumpisaan na ikanamahal ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang kaparusahan sa kanya. Ang mga anghel ay may dalang maso na kapag pinupukpuk nila ang taong na ito, ay sisigaw siya ng napakalakas na sigaw na halos lahat ng mga nilalang nilikha ay maririnig ang pagsigaw, maliban na lamang sa dalawa na hindi nila maririnig, ang mga tao at mga jin. Ibig sabihin, yung mga hayop, naririnig nila ang mga tao pinaparusahan sa libingan. Sabi ng mga propeta, kung hindi lang kayo inilibing, hindi lang kayo inilibing, ay ipaparinig ko na sa inyo ang mga kaparusahan na nangyayari sa libingan. Subalit, bilang pagsubok sa inyo na dapat yung paghandaan ay ang pagdating sa libingan sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ating suriin pag nilalilayan, mga kaibigan, mga kapatid, kung ano ba ang ating magiging kalagayan sa oras na dumating sa atin ang kamatayan, dumating sa atin sa si malakul mo. Magiging mag-aamba ang paghugot na gagawin sa atin, sa ating malakul mo. At ito ay binabatay sa ating mga gawa. At bawat isa sa atin, alam niya kung ano ang nagawa niya. Alam niya siya ang labis na nakakaalam sa kanyang sarili. Gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Patawarin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng ating mga kasalanan. Maliit man o malaki, hayagan man o hindi. Amin ya Rabbana.